sarap. Ayan, binubunot na guys yung bracing ng ano, bakal. Oh, yan oh. Shout out naman diyan sa mga trupa mo diyan oh. Shout out sa mga asawa ko na sa Saudi. Ah, yung what's up guys? Panibagong araw na naman. Bahay serye na naman tayo. Update dito sa pinagagawa kong bahay. Nandito ako ngayon sa construction site, sa kung saan ginagawa ang aming bahay. So, tara, samahan nyo ko guys. Tapos di kahapon yung footing. Ayan pa yung isa. Ayan o. At nandun sa dulo yung isa. Ayon ang aking mga magigiting na mga manggagawa. Ayon o. Ayon. Ito si Jerwin o. Bali wala sa kanya yung mga ganyang-ganyang gawain. Ay ako hirap na hirap umakyat eh. Tingnan nyo naman guys kung gaano katariki ano. Ayon o. Kita nyan. Pinagpatong-patong yan na lupa na hinukay nila. Kasi naingatan namin na walang malalaglag doon. Kasi yun nakikita nyo doon sa baba. May bahay doon o. Yun. Kaya kailangan na i-kalkulado ang mga kilos at kalaw dito para safe, hindi malaglag ang lupa at hindi naman malaglag ang manggagawa. Ayan o. Kung titingnan yung maigi o. Jesus! Gino! Gaano katarik yan? Ayan o. Ang mangyayari niyan, doon sa puno doon, pantay dito ang flooring. Imagine niyo kung gaano kataas pa ang asintadahan para masalo yung ano, lupa para sa pag-flooring. Ayan o. Labas na tayo dito at hindi tayo nakaharang sa ginagawa. Sus! Iyon! Pag nagkamali ako ng apak nito, ay doon, tsak, sa baba. Doon, tsak, sa baba, pupulutin. Ayan. Ayan, ayan. Ah, binubunot mo na. Ayan, binubunot na guys yung bracing ng ano, bakal. Oh, yan oh. Shout out naman dyan sa mga trupa mo dyan oh. Shoutout sa mga asawa ko nasa Saudi. Ah, yun pala. OFW din pala yung kanyang misis nasa Saudi. Oh, shoutout daw, sabi ng mister mo. Ayan, pangalan ng misis mo. Jobilin de Leon. Shoutout daw sa'yo, sabi ni Marvin Albero. Ayan. Nandito siya sa amin. Sila ang gumagawa nitong aking kinagagawang munting bahay. Ayan o. Ay, kahirap nga ng gawain dito. Parang nasa Saudi din. Ang init. Nakabilad. Yeah! Ayan, ayan. Alright. Kita niyo guys. Dito ako upo para may idea kayo kung gaano kataas ito. Ito ang flooring. Ayan. Hanggang dyan sa may tansi na yan. Kung nakikita nyo ang tansi na yan. Oh. Yan ang magiging flooring. Oh, mas mataas pa. Hanggang dito ang flooring niya. Oh. Yan. Kita nyo guys. So, ito. Asintadahan. Para masaluan lupa. Para maging pantay yung taas. Ayan. Para pag nag-flooring, pag nag-slab kami ay maganda yung pagpapatungan ng mga, ano, ng mga forma. So, unahin muna namin ang asintadahan dito para yung lupa ay maipatag, maikalat. Mahirap magbahay pagka ganitong tarik. Maalwan sana kung ano, sa kapatagan ng bahay. Kasi madaling kumilos at saka wala kang masyadong iniingatan. Eh ito, eh, isang mali mo, gugulong doon ang lupa sa baba.
eh, makakaperisyo sa nakatira doon sa baba. Kaya masyadong kalkulado, masyadong kilos dito. Maingat ang kilos dito. Ayan, ngayon, ito. Yan. Ito na susunod na bubuhusan para sa poste. Hanggang dyan lang sa ano na yan. Kasi pagdating dyan ng buhos, dyan, pantay sa sako, lalagay naman kami ng bin papunta dun. Pagpapatunga ng hollow blocks. So, yan guys. Yan muna. Ayun, nag-ahalo na sila doon ng, ano, ng pambuhos dito. Okay guys, haket muna ako. Oh, ayan na. Nagbubuhos na sila doon sa poste. Can zoom. Haket tayo dito sa kabila. Para makita natin. Paubos na yung lupa. Paubos na yung buhangin. Wala pa yung aking order. Lihirang patis. Ayan na. Kaway-kaway naman dyan. Ayan o. Sinasabi ko ya. Mamaya yan. Naka-upload na yan. Oh, dapat sinashout out mo yung Mrs. Y. Aba, mapapanood niya ito. Ayan na. Ayos. Kaunti na lang. Okay guys, hanggang dito na lang muna. Mamaya naman ulit. Parang kukulangin pa nga ng panambak yung ano na yan, sa lalim yan. Ayan guys, kaya ini-estimate ko kung gaano karami pang panambak ang kakailanganin. Eh, sabi naman itong mga gumagawa ay baka sobra pa daw ang panambak, pero sa tansya ko ay sana nga ay magkasya para hindi na bumili ng panambak. Ang panambak guys ay mahal din, para din yun, no? Mas mahal pa nga sa buhangin ang panambak eh. Nasa 1,000 ang isang sabagay yung natin po na nag-dredging dyan sa ilog, yung pinanambak ko dito sa ano dyan sa likod kong yan, 2 dump truck. So nakuha ko lang ng 2,000. Eh kung hindi natin po na nag-dredging ay mahal, dahil doon sa hardware eh, ang isang elf ay 600 eh. At ilang kubik ko lang ang laman ng isang elf. Mabuti at natsambahan ko yung nag-dredging sila. Wala naman silang pagtatapunan ng ano na, wala silang paggagamitan ng kanilang hinukay doon sa ilog. Kaya nakabili ako ng panambak sa halagang 1,000 bawat sa 1 dump truck. Sana nga ay masimpuan ko pa yung ganun. Sayang guys. I-update ko kayo mamaya-maya sa ginagawa nila. Ayun, katatapos lang buhusan yung pundasyon ng poste. Ngayon naman ay magagawa sila ng sibar para sa ano, sa puting ng ano ng asintada. So yan, inaahon na nila yung kahoy, yung hulwaan ng ano ng binder ng bakal. At magagawa na sila ng sibar para gawin na yung ano
assemble na o fabricate na yung puting ng asintada. Ayan guys. Pagkatapos nyan, mag-uumpisa na kami mag-asintada doon sa baba para maumpisahan maipatag nasa luwang lupa. Subaybayan natin guys. Yan guys, hanggang dito na lang muna ang vlog natin for today. I-update ko na lang kayo sa kaganapan sa ating bahay serye. Araw-araw ay gagawa ko ng video at i-upload ko para makita nyo ang progress ng pinagagawa kong bahay. Maraming salamat at hanggang dito ay nakarating kayo sa dulo ng aking vlog. Maraming maraming salamat. At kung ikaw ay bago pa at napadaan lang dito sa aking dito sa aking channel, paki-subscribe na rin at paki-hit ang like button dyan. At mag-comment din down below ka. At kung pwede, paki-share na rin sa iyong FB para naman maraming makapanood. Maraming maraming salamat guys. Hanggang sa muli. See you around.